ang pagtitipid dito is parang pakyaw. Kasi hindi lahat ng school na nag-o-offer ng certain program is accredited ng regulating body kung ano yung profession na gusto ninyo. Hello everyone, welcome back to our vlog. And in today's video, pag-uusapan natin yung mga facts or truths ng pagiging international student dito sa Canada. Unang-una, alam nyo ba na mas madaling mag-aral dito sa Canada? Ito based lang sa experience ko. Siguro na rin dahil karamihan ng nagiging international student dito sa Canada is mga mature students or ito yung mga nakapagtapos na ng mga degrees nila sa Philippines or meron na silang mga previous background doon sa program na kinukuha nila. Maybe that's why mas madali yung pag-aaral dito sa Canada. Kasi for example sa akin, I'm an accountant already in the Philippines. Tapos yung kinuha kong program dito is post-bachelor certificate in accounting, which is basically the same lang yung pinag-uusapan naming topics. Kaya naman I find na madali lang yung pag-aaral ko dito sa Canada. Hindi ako masyadong na-stress sa pagre-review, ganyan, kasi medyo familiar na ako dun sa mga topics. It's more on like a refresher na sa akin. This is without saying, guys, na iti-take for granted ninyo yung pag-aaral ninyo dito na, oh, sabi ni Dre, madali lang mag-aaral. Hindi siya ganun nag-work, no? Kasi each individual has their own capacity. So, nagkataon lang sa akin na familiar na ako sa topic, kaya nadalian ako. In your case, maybe it's a different thing or different scenario. So, kailangan nyo maglaan ng extra effort, lalo na para makakope up kayo dun sa mga requirements sa school. Kasi ang daming mga research and papers na kailangan ninyong isubmit. And of course, hindi nawawala yung mga group projects na binibigay ng mga instructors. Pangalawa na gusto kong pag-usapan natin, hindi lahat ng international student dito sa Canada is wealthy or mayaman. Siguro, merong mangilan-ilan or madami din siguro yung may kaya talaga na pumasok dito sa Canada as international student. Pero hindi ibig sabihin yan na lahat tayo or lahat ng international student na ma-meet mo dito is may kaya sa buhay. Just like for example, nung kami yung pumunta dito ni Diane sa Canada, ang pera lang namin is 600,000. Actually, hindi nga namin yung pera parang inutang lang din namin yung 600,000 na yon. So, yung 600,000, yun yung ginamit namin sa lahat ng processing namin from application, sa flight, sa mga documents, pampakasal, and everything. And dun ko na rin kinuha yung first sem na tuition fee ko. So, nung nag-land kami dito sa Canada, nasa mga 100,000 to 120,000 na lang yung pocket money namin. And next naman, nung pumunta dito yung kapatid ko, ang dala lang din niyang pocket money nila is I think around 2,000 or 3,000 Canadian dollars lang din. Ang gusto ko lang naman sabihin is kapag alam yung international student, huwag niyong isipin agad na maraming pera yung papasok na international student. Kasi malay natin, parang kagaya ko lang din sila na walang pera. And yun, sana maging aware lang din kayo. Dahil nabanggit na rin natin na hindi lahat ay mayaman, medyo nakaka-frustrate rin dito sa Canada, lalo-lalo na pag bagong dating ka and hindi ka makahanap ng part-time job mo kaagad. Kasi yung bills mo, once na umapag ka sa Canada, mag-i-start na yan na mag-accumulate. So, kailangan makahanap ka ng pang-sustain sa sarili mo, which is yung part-time job mo nga as international student, nang mas maaga sana. Pero, hindi laging ganun yung case eh. May mga iba na sinuswerte, nakakakuha agad ng trabaho sa first day ng school nila. Meron naman iba talagang nahihirapan, inaabot sila ng 2 months or 3 months bago makakuha ng part-time job. Hindi naman dahil mapili sila, no? So, may mga instances lang talaga na mahirap i-fit yung schedule ninyo sa school dun sa work na gusto nyong puntahan. Kaya napaka-importante din kapag nagde-decide kayong pumunta dito sa Canada, huwag basta-bastang kumuha ng school or mag-enroll sa isang program without taking into consideration yung timing or yung schedule ng school ninyo. Lalong-lalo na kapag same case namin kayo na hindi ganun kalalim yung bulsa, napaka-importante na piliin natin yung tamang program and tamang school. Gaya nang nangyari sa amin, nung kami pumunta dito ni Diane, yung school ko, ang offer nila is evening classes. So basically, during the day, pwede akong magtrabaho ng kahit ano, and then during the evening, dun ako magkaklase. So sa akin noon, hindi ako masyadong nahirapang maghanap ng part-time job kasi wala akong restriction doon sa oras ko. Like, for example, kung gusto nila ng tao ng umaga ng Tuesday, available ako ng Monday to Friday ng umaga. So, mas madali para sa akin maghanap ng trabaho na mag-fit yung work schedule sa school schedule ko. Unlike yung nangyari sa kapatid ko kasi, nag-aaral siya dito sa SAIT ngayon, ang problema naman sa kanya, yung pasok niya is Monday to Friday from 9 o'clock hanggang 5 o'clock on average. So, basically, yung buong araw niya, na-take up na ng schooling. Ang magiging available na lang niya or availability na lang niya sa trabaho
is mga evening shifts, which is mas maliit yung chance or mas maliit yung available na job offers for evening shifts. Kasi hindi naman lahat ng establishment ibukas ng hanggang hating gabi or whatever. So yun lang, kung medyo tight din yung budget ninyo, hindi lang yung program yung plaplanuhin nyo, i-check nyo na rin yung schedule ng pagpasok ninyo sa work. Since nahapyawan na rin natin kahit papano yung part-time job, punta na tayo sa next point natin, which is yung work-life-study balance dito sa Canada. Medyo mahirap siyang i-maintain. Gawin na lang natin example yung sa kapatid ko. So pumapasok siya ng 9 hanggang 5, sabihin na natin. Tapos yung work niya mag-i-start ng 6, sabihin na natin hanggang 10:30 or 10. So basically from 9 to 10:30, nasa labas siya. So that's more than 12 hours. Hindi pa natin dyan ina-account yung travel time. Kasi yung kapatid ko, lumalabas yon ng mga alas 7 ng umaga. Kasi pupunta yun ng seat. Tapos 7 o'clock, 1 hour yung biyahe and something. Tapos galing sa trabaho niya, another 1 hour ulit pabalik ng bahay. So accounting all that, most probably nasa 13 hours, 14 hours, or even 15 hours siyang nasa labas. So ang matitira na lang doon sa 24 hours niya is 9 hours. Yun yung sa pagtulog na lang niya and pagkain and whatever. So sabihin na natin na ganun yung average na pasok niya. Medyo hindi siya healthy kasi halos mawalan ka na ng time para sa family mo or para sa pag-enjoy mo. Kasi Sabado, Linggo, meron din siyang pasok. Yun nga kasi ang problema kapag wala kayong dalang pera na papunta dito, eh kailangan nyo talagang kumayod ng kumayod para makapag-ipon kayo for your tuition. Problema naman kasi pag di nyo gagawin yun, eh hindi kayo makakabayad ng tuition and hindi nyo matatapos yung program ninyo. And that leads me to my next point. Ang mga international student dito, or let's say, at least sa amin lang, no, eh talagang matipid kami. Parang boksingero kami kung magtipid. Kumbaga, pag-iisipan talaga namin na mabuti kung bibilin ba namin tong bagay na to or kakain ba kami sa labas, ganyan. Kasi yun nga, kailangan namin pag-ipunan yung sa tuition fee. Just like sa amin naman ni Dayan dati, parang 6 months na kami dito sa Canada, halos hindi kami makabili ng burger sa McDonald's. Kahit sabihin na natin na $3 or $5 lang siya, medyo masama pa rin sa loob namin na bilhin siya kasi pag kinonvert mo yun sa Philippine peso, abot siya ng 200 for just a burger. So yun lang, as international student, kailangan maging conscious din kayo sa spending ninyo na i-make sure nyo na meron kayo naiipon for your tuition fee. And guys, syempre, hindi ko naman to nilalahat, no. I'm just speaking based on my experience. Kung meron naman kayong baon or may bala naman kayo, ika nga, for your tuition fees and your studies dito sa Canada, eh well and good for you. Pero ang alam ko, most of the international students here in Canada doesn't have that privilege na maraming pera. So I'm speaking on behalf of those international students who don't have money, na talagang ang pagtitipid dito is parang pakyaw. Naka-close talaga yan, halos walang lumabas. So siguro nakatulong din yung pagiging Ilocano ko, kasi alam naman natin ang mga Ilocano is talagang kuripot, diba? Next na pag-uusapan naman natin is yung pagpili ng tamang program ninyo. So sinabi ko na lang sa inyo yung mga sacrifices na gagawin ninyo dito sa Canada, yung work-life balance ninyo, yung pagsisave ninyo, yung sa tuition fee ninyo, everything. And yung time nyo, syempre, na mag-aral dito sa Canada. Eh, it is without saying na dapat kapag nag-aral kayo dito sa Canada, make sure na yung program na kukunin ninyo is gusto talaga ninyo. Or yun talaga yung gusto nyo maging profession later on dito sa Canada. So, medyo ilihis lang natin yung thinking natin na hanggang PR lang. Yung PR yung main goal natin. So basically alam naman natin na as international students na pumupunta dito, gusto lahat natin maging PR. Pero huwag tayong mag-stop dun sa goal natin na maging PR. Sana expand natin yung goal natin or yung isipan natin sa pagpili ng program na, okay, I'll take this program not only to get my PR but also for my future. Minsan, hindi na rin natin chinecheck kung yung program ba na ito na ino-offer ng school na to is accredited. Mamaya pala, hanggang doon lang sa school yung accreditation, hindi mo makukuha yung certification mo later on. Kasi hindi lahat ng school na nag-o-offer ng certain program is accredited ng regulating body kung ano yung profession na gusto ninyo. Kaya it is very, very important na sa una pa lang, i-extend nyo na yung vision ninyo na hindi lang sa PR, kailangan hanggang sa profession nyo. Gaya ng sa akin, ang ginawa ko, so basically, gusto ko maging PR, so okay na tayo doon. Then ang next step ko doon, or ang next goal ko doon, kailangan maging CPA
MBA ko dito sa Canada. So from there, iisipin mo na kung paano mo makukuha tong PR mo tsaka yung CPA license mo. So the most logical way is kumuha ng program na accredited for CPA. Kaya ang kinuha ko dito is post-bachelor certificate in accounting, which is accredited siya towards the CPA designation. Yung program na kinuha ko is magiging refresher ko for my CPA designation. And unlike kapag kumuha ko, for example, ng business administration major in human resources or marketing, hindi sa dinadown ko yung mga professions na yun, no? Pero hindi kasi siya in line doon sa aking goal or yung professional goal ko. So yun, kailangan sa una pa lang, kailangan maset nyo na kung ano yung goal nyo para makita nyo kung anong program ang dapat ninyong kunin. And kung kayo naman ay naghahanap ng licensed immigration consultant para tulungan kayo sa inyong pag-process ng inyong study permit dito sa Canada, meron akong partner na licensed immigration consultant na naka-base sa Edmonton, and we are actually conducting a monthly webinar. So i-click nyo lang yung link sa description sa baba, guys, para makapag-register kayo. And kung kayo naman ay naghahanap ng tutulong sa inyo for your statement of purpose or yung pag-defend, kung paano nyo di-defend yung program ninyo, and nag-offer po tayo ng SOP revision service. Nasa link din po yan sa baba kung paano kayo magbubook. So I hope nakatulong itong video na ito sa inyo para malaman kung ano nga ba yung mga katotohanan or mga truths or mga facts ng pagiging international student dito sa Canada. And again, this is Edwin from Drace Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. And as always, guys, I'll see you sa next vlog. Bye-bye!